Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So mga minamahal ko mga kapatid, gusto ko lang po sana sa inyong i-update kung ano yung nangyari doon sa kay MJ, yung bata na nagkaroon ng pag-uusap sa ating mga kapatiran. So actually tapos na yung kahapon pa. Galing kami doon ng anak ko. Pagkatapos namin doon sa pag-ahatid ng mga face mask sa mga ospital. So ngayon, pasensya na kayo, hindi pa kagad na i-update, na i-upload because of because busy pa rin ako maliban marami ako pinakakat sa anak ko ng mga sinabi ko dahil yung nagkagulo kasi kami. So hindi nyo maalis yun eh. Na hindi ako mag-init doon sa sitwasyon. So dahil marami ako mga binitawang salita, nagkagulo pa, nagkagulo eh. Kala ko pa nga, pati yung mayor nila nung tatawagin eh. Kala ko tatawag pa ng mga kapulisan eh. Nagkagulo talaga sa loob ng ng barangay hall. So dahil sa maganda naman ang pagtanggap, talaga nagpilit sila ng iayos. So numaymayan ako ng konti, nagpaano na ako ng konti, kaya nakapagsalita ako. Pero hindi na mabubuo yun, hindi ko na pabubuo dahil marami nga rin ako sinabing hindi maganda. Inaamin ko naman yon dahil kasi nga, mainit ang dugo ko eh. Hindi naman ako gusto papayag na basta ganun lang, di ba? Pero ganun pa man, napunta rin sa pag-aayos. So mamaya siguro ay i-upload ng anak ko, inshallah. No? So inshallah, mga minamahal ko mga kapatid, sana maging silbing ano to, no? Na aral sa ating mga kapatira na huwag tayong ganunin, huwag tayong basta-basta gaganunin. Dahil mga minamahal ko mga kapatid, salamat alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hinihiling ko sa inyo ang kapatawaran ng ating kapatid na Kristiyano. Sa kanyang kabataan, sa kanyang mga bisyo, hindi niya sinasadya, ay dahil nakainom siya, sumobra yung pag-iinom niya. Hinihiling ko lang po sana sa inyo, in behalf of the community of this area, na hindi nila sinasadya, na tingin ko naman sa mga tao rito, is mabubuti rin, nakatulad din natin, na parehas lang inahagad natin kapayapaan. So, hindi sinasadya sa kanyang kalasingan kung ano man ang naging experience niya na hindi maganda sa kanyang buhay. Kung meron man, at sa dadala ng kanyang kalasingan, nadala niya, hinihiling ko na tayo na hindi nagkakamali rin naman tayo. So, huwag na natin kung bigyan ng mataas o malalim pa na pag-uuno, na pag-iintindi. Mga bata pa naman, napakabata pa eh. Hindi, wala pa ata itong may hikaw-hikaw pa. Now, gumawa siya ng sulat. Sulat niya, magsasalita siya. Babasahin niya, pakinggan niyo kung ano sasabihin niya. Bakit pa yung basa at sabihin mo? Ito. Yeah. Ako po si MJ Digman na nagkaroon ng malaking pagkakamali sa aking kabayang Muslim. Dala po ng aking kalasingan, wala po ako sa aking sarili ng oras ng aking nasabi ang masasamang salita sa aking mga kabayang Muslim. Patunay po, kinabukasan ng ako po ay maulian ng tino o pagkawalaan ng lasing, ako po ay dali-daling humingi ng kapatawaran sa katotohanan na nasa aking puso ang aking paghingi ng kapatawaran. Ako po ay dumulog at humingi ng tulong kay kapatid na Abdul Rahman at Abdul Rahim Cruz ng Philippine Islamic Propagator. Patawad po mga kapatirang Muslim, tao lang, nagkakamali po. Umasa po kayo na magmula po sa araw na ito, isa po akong magtuturo sa kapatirang Kristiyano na huwag akong gayahin na manghamak ng kapwa ko Pilipino, Kristiyano man o Muslim. Bagkus naway maging silbing aral ako na huwag pamarisan ang aking nagawang kasalanan. Kapatid kong itinuro po sa inyo ang mga patawad sa taong nagkakamali. Umasa po kayo, hindi na po mauulit. Patawad po. Namanluhod po ako. Naman na nasabi ko, hindi maganda sa inyong pandinig. Humingi ako sa inyo ng kapatawaran at pangistorbo at inshallah mag-prosper at sana iho. Huwag mo na ulitin yun, ha? Go. Meron po kayo gusto din? Sa ngalan po ng aming Kapitan Edwin Santa Maria, paumanhin po ka nasa routine siguro ngayon ang aming Kapitan at sa buong konseho kami po nagpapasalamat at natutuwa na kayo ay nagbigay ng panahon upang ayusin ang gusot na napasok ng aming constituent, one of the constituents sa MJ Digman. Napakalaking bagay po nito para sa ikatatahimik ng ating ng relasyon bilang Muslim at Kristiyano. Kaya po kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyong ginawang pagbibigay oras upang masolusyonan ang gusot na ito. At siguro saksi po ang lahat ng kawani ng barangay, kami po sa barangay Baba, na si MJ Digman ay ang
pangyayaring ito ay hindi na muling mauulit at ito'y magsisilbing aral para sa lahat ng nasasakupan ng Barangay Baba. Ang amin din pong pamanhin sa nangyaring pagkakamaling ito. Okay. Pero sa totoo lang, na mabuti na ngayon nangyari na rin yun eh. Kasi dahil sa pangyayari yun, malaking biyaya para sa aming mga kamusliman ang maipabot sa inyo kahit nakapraso lang kung ano yung ibig sabihin ng kamusliman at ano ibig sabihin ng Kristiyano. So yun lang po, wala na pong iba. Wala magandang pong hapon sa inyo, hindi na po kami magtatagal para wala pong istorbo. Meron pa po kayo sa mga Sir, pwede mo kong pangalan sa inyo sa contact number? Yan ka pa ang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sa loob ng mahigit ilang daan taon natin ng pagsasama sa Pilipinas, masyado kasi tayo naging suplado sa isa't isa. Ang alam lang natin, porkit nasa palengke Muslim, okay na. Eh, hindi kagaya nila, nag-uusap ang Jehovah, nag-uusap ang Iglesia, nag-uusap ang Catholic. Nag-uusap-usap sila. Eh, tayo, mga kamusliman, hindi nila rin nakuusap, hindi nagkakusap. Kaya naman sinamantala kong pagkakataon ito. Isa po sa mga dahilan kung bakit din kami nagpunta, inaanyayahan namin kayo. Hindi naman para mag-convert. Hindi naman kailangang pwersahin kayo maging Muslim eh. Inaanyayahan namin kayo. Huwag niyo naman kaming isang tabi. Sa ayaw ninyo, huwag niyo naman kaming isang tabi. Sa ayaw ninyo sa gusto, may Muslim na ang Pilipinas. Ako mismo, at tapatin ko na ho kayo, ako mismo gusto ko siyang sakalin nung nakita ko yung video. Kaya lang, bilang isang Muslim at bilang isang mga ngaral sa Islam, kung lagi nating pairalin yung tinatawag nating tapang o patayan, walang masama. Kaya naman nating pumatay, kaya rin nilang pumatay. Kung ganun ho ang ating magiging sistema, mawawala ho yung ating aral sa Islam na kung saan yung pinakamatibay sa atin, yung tinatawag nating sabar o yung pagtitimpi. Tandaan po natin na ang Propeta Muhammad sa makanyang kapayapaan, nung minsan siya ay magdawa o magbigay ng pangaral sa bundok ng Taif, hindi siya nagustuhan ng mga tao. Alam natin lahat ang kasaysayan niya na kung saan pinagbababato siya, binugbog siya, tinadyakan siya, halos talampakan lang ang walang latay. So ayon sa hadith na yon, nilapitan siya ng mga anghel at sinabi sa kanya, mag-utos ka o propeta. Kung kinakailangan itaob namin ang bundok na yan para sa mga tao na yan, itataob namin. Pero ang sabi ng Propeta Muhammad sa mga kanyang kapayapaan, huwag. Dahil baka maaaring pagdating ng panahon, ang iba sa kanila ay sumamba sa Allah at mag-Muslim. So ang Taif ngayon, Allahu Akbar, ang isa sa mga pinakamatitibay na mga tao na talaga namang masasabi naming matataas ang pananampalataya. So, maaaring ang iba sa inyo, mag-iisip, ba't nga binasa? Kaplastika naman, ba't nga ganon? Kasi sa totoo lang po, natataranta na po yung tao. Kung makikita po ninyo, stress. The same thing that happened in the principal ng Felix National High School. Natatandaan pa po ninyo yung naging scandal din po ng Philippines ng Felix National High School na kung saan yung ating dasal o yung ating azan ginamit nila sa pagsasayaw as OSD background. Hindi ba halos muntik sunugin yung eskwela na gusto pasabugin? Halos matanggal yun si Mr. Abidal Mendoza sa pagka-principal. So, the same thing na nararamdaman ito ngayon. And MJ Digma, siya po yung ating kinainisan na pinakikiusapan po namin ngayon. Ako mismo bilang isang ama rin po ako, tatay ako, may lima akong anak eh. Anak ako ng ating butihing si Abdurrahman. Namamaliklo din sa inyo in behalf of this man kasi nakausap ko siya ng personal at nakita ko kung gaano siyang sinuportahan dito. And then we're hoping to come into an event na magkaroon tayo ng Islamic Symposium regarding to Islamic awareness in this area. After maybe the lockdown because we're facing this pandemic, so hindi na natin na pwedeng pagsabasabayin lahat. So hinihingi po namin sana pagkakataon. Although may binasa siya, if he wanted to say something more, pwede pa naman siyang magdagdag. May ba gusto ko pa bang sabihin na on nawala na doon sa na ano mo? Any message lang kung anong gusto mo. Sana po wag na lang po pamarisan ng iba. Sana maging malaking aral na po ito sa akin, pati ito sa mga kagaya ko po, na wag na po basta-basta magbitaw ng salita, lalo na po pag nakain. Wag na lang po. Okay. Magandang araw po. Follow up lang po ito sa pagingi ko po ng tawad sa harapan ni Mr. Abdulrahman tsaka po ni Mr. Abdulrahim. Hindi ko naman po intensyon na basahin po yung apology ko nung oras na yun. Masyado lang po talaga ako nadala ng tension nung araw na po yun. Una po sa lahat,
Nagpapasalamat po ako sa mag-amang tumulong sa akin. Hindi ko po talaga makakalimutan yung mga aral na tinuro niyo sa akin. At sa mga kapatid ko pong Muslim, humihingi po talaga ako ng kapatawaran. Sana po mapatawad ninyo ako. At sana po maging magsilbing aral na po to sa ating lahat na huwag na po ako pamarisan. At nagpapasalamat din po ako dahil pinamulat niyo sa akin ang Islam. Ang video po na ito ay nagpapatunay po na humihingi po talaga ako ng tawad sa lahat po ng aking nagawa. Humanga po talaga ako sa kapatiran nyo na kahit hindi po tayo magkakakilala ay tinuring nyo po akong kamag-anak. Ay parang tinuring nyo po akong kamag-anak. Yun lamang po. Pasensya na po talaga sa lahat na nasabi. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.